Camp Aguinaldo gustong baguhin ang pangalan. Gustong gawing Camp Antonio Luna. Isang senior administrative lawmaker ang nagpasa ng isang batas sa House of Representatives para baguhin ang pangalang Campo Aguinaldo at papalitan sa pangalang Campo Antonio Luna. Ang House Bill 4047 ni Representative Johnny Pimentel ng Surigao del Sur ay naglalayo na amindahan ang Republic Act 4434 o ang Batas 1965 na nagbago sa pangalang Camp Frank Morphin noon sa pangalang Camp General Emilio Aguinaldo. Ayon kay Pimentel, si General Luna ay karapat-dapat sa ganoong parangal dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan at sa kanyang pinapakit ng katapangan. Ito ay kinilala rin ng mga Amerikanong sundalo noon na nakasagupa ni Antonio Luna noong Philippine-American War, kagaya ni na James Franklin Bell, isang Amerikanong captain, at Frederick Funston, isang U.S. Army colonel, na tinawag si Luna na the only general Filipino had and the ablest and the most aggressive leader of the Filipino Republic. Tinawag rin ng mga historian si Luna na the most brilliant and capable of Filipino generals during Philippine-American War. Noong June 5, 1899, si General Antonio Luna ay brutal na pinatay ng mga tauhan ni General Aguinaldo sa kabanatuan. Ang pagpaslang kay Luna ay naging palaisipan ng mga Amerikano at ng mga Pilipino. Isang Pilipino general na nagangalang Fontalion Garcia ang lumutang at nagsabi na siya ay personal na inutusan ni Aguinaldo na paslangin si Luna sa kabanatuan. Ngunit dahil siya daw ay may sakit noon, kaya hindi niya nagawa ang planong pagpaslang. Mahigpit naman itong itinanggi ni Emilio Aguinaldo. Nilinaw naman ni Pimentel na ang batas na kanyang isinusulong ay hindi naglalayo na ibaba ang karangalan ni Emilio Aguinaldo na naging unang pangulo ng Pilipinas at naging chief of staff ng Philippine Revolutionary Army pagkatapos ng pagkamatay ni Antonio Luna.